Sabi dito ni kapatid na Crisanto, no? Sabi niya, Darwin, unsa man po'y ikatambag nimo sa libuan ka mga Katoliko nga nagkabit-kabit. Tanawa ng tulfo. Puros likramos sa mga kabit. Unsaon man po'y ikatambag nga wala may kasinatian sa kaminyoon. So, yan po ang wala man ko gayaga-yaga sa pari hinuon akong giampo si Darwin nga ang iyang mga membro giyahan sa kabatuuran aron maluwas, no? So, yan ang komento ni kapatid na Crisanto. So, libuan ng mga Katoliko daw na makasalanan. Ano ba yung advice natin? Oh, yun talaga yung sinabi ni Kristo eh. No? Hindi ako pumaparito para sa mga matuwid. Basahin natin ang banal na kasulatan. Yan ang pakay ni Kristo. Tayo talaga mga makasalanan ang pinupuntahan niya dito sa mundo. Basahin natin ang Matthew chapter 9 verse 13. Ito nakasulat kapatid na Crisanto. Sa magandang balita na Biblia. Marami tayong sasagutin ngayon na focus tayo sa apologetics ngayong araw na ito dahil maraming mga dapat natin sagutin na mga mahal natin na mga kapatid. Okay, ito po. Sa Matthew chapter 13, ano po ba yung rason ni Kristo? Bakit pumaparito po siya sa ating mundo, sa ating daigdig? Sa Matthew chapter 9, verse 13, humayo kayo at unawain ang kahulugan nito habang ang nais ko at hindi ang inyong handog. Habag ang nais ko, awa, no, ang nais ko. No, hindi iyong handog sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. So, malinaw yan, Crisanto, ha? Dahil kami mga Katoliko pala ay makasalanan, implied yan. Kami pala ang rason bakit nandito si Kristo. So, ngayon, ano ang dapat natin gawin parang hindi mawalang kahulugan ang pagparito ni Kristo dahil para ito sa atin eh. Kasali na din si kapatid na Crisanto, no? Hindi ito para sa isang tao lang, kundi para dahil lahat tayo ay makasalanan po. Amen? So yan ang rason. So anong dapat natin gawin upang ang Diyos ay hindi masayang ang offer niya. Hindi naman talaga sayang. Tayo lang ang hindi tumatanggap eh. Tayo ang sayang, no? Tayo ang alkanse. Hindi naman si Kristo ang alkanse eh. Dahil wala namang mawala sa kanya. Tatanggapin natin o hindi yung alok niya. Wala namang mawala sa kanya. Tayo na hindi nag-response, tayo na hindi sumunod, tayo na hindi nakinig, tayo na hindi sumunod. Ang kawawa. Okay. Ano yung sabi ni Kristo sa banal na kasulatan para nating mga makasalanan? Ito po, kanyang advice sa atin. Luke chapter 10, verse 15, ito ang nakasulat. 15, verse 10 siguro. Sinabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan.
So itong challenge natin, dahil makasalanan tayo, it is all about repentance. Yan ang challenge ni Kristo sa iyo, sa ating lahat. There is great joy in heaven over one sinner who repented his sins. No? So yan ang rason ni Kristo bakit pumaparito si Kristo. Kung basahin natin ang buong chapter sa Matthew chapter 9, basahin natin ha. Maganda po ito eh. Anong konteksto nito? Pag alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buhis. Si Mateo ay tax collector, mga kapatid. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka at maglingkod sa akin. So, inaanyahan niya. Ini-invite niya si Mateo, isang tax collector. At ang level ng kanilang lipunan during their time, yung tax collector ay masama. Yung tax collector ay makasalanan. Yan ang nasa isip, kurakot, no? Yan ang nasa isip ng madla. Okay. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. So itong maganda. Isa sa mga apostol, isa pa lang tax collector, no? Si Mateo. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo. Just imagine ha, pumupunta pala si Kristo, bumibisita pala si Kristo sa bahay ni Mateo. Dumating ang maraming maniningil ng buhis, mga makasalanan. Ito ha, ang na-highlight dito, mga makasalanan, nilibol ng kanilang madla. Sila'y makakasalong kumain. So kung sasalo ka sa mga makasalanan, makasalanan ka rin. So yan ang accusation nila kay Kristo. Nang makita ito, ng mga Pariseo, anong reaksyon ng mga Pariseo? Nung nakita nila ito, tinanong nila ang kaniyang mga alagad, bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buhis at sa mga makasalanan? So hindi lang pala si Mateo ang nandun, pati na yung mga kasamahan niya, pati na yung maraming mga makasalanan, sumama kay Kristo. So nag-react ngayon ang mga Pariseo. Bakit ba? Sumama siya, yung guru ninyo, sa mga makasalanan sa ating lipunan. Narinig sila na Jesus at siya ang sumagot. Ito ang sagot ni Kristo. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. No. Hindi daw kailangan ng mga gamot yung taong walang sakit. No. Hindi nga nailangan ng doktor yung mga walang sakit, kundi ang may sakit. No. So anong in-implied ni Kristo? May sakit sila. Kailangan nila ng mga gamot. Kailangan nila ng doktor. No, si Kristo ang doktor. Kaya nga napaparito siya. Si Kristo ang lunas ng ating mga sakit, mga kapatid. So nandito si Kristo upang hilumin yung sakit natin dahil sa ating mga kasalanan. Okay? At yan ang magandang balita eh. Sabi ni Crisanto, marami namang makasalanan sa simbahang Katoliko. Maraming reklamo dun sa tolpo. Pero yung mga nagreklamo sa tolpo, puro Katoliko. Ano bang mai-advise mo, Darwin? No. So ito, itong banal na kasulatan. Kung ang mga Katoliko ay makasalanan base sa interpretasyon mo, tatanggapin namin yan. Dahil hanggang ngayon nangangailangan kami ng doktor, spiritual doctor po. At ang doktor na ito ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo po. Salamat kay Kristo po. No. Nadaming mga kasalanan na magamot. Nadaming mga wala sa direksyon ay mabigyan ng enlightenment.
lalong-lalo na kapag ma-evangelize natin. So, ito ang ginagawa natin. So, kung hindi mo alam, Brother Crisanto, ang dami nang nagbalik loob. Ang dami nang nag-amen sa kanilang mga masamang gawain. Ang dami nang nangungumpisal. Ang dami nang, no? Yung mga tao na hindi pa nakarinig. So, libo-libo na, hindi lang libo-libo. Milyon-milyon na po ang naabot sa ating programa dito sa Facebook natin at dito sa YouTube channel natin upang malinaw sa kanila ang daan patungo kay Kristo. So yan ang ginagawa natin, Brother Crisanto. Salamat sa mga tanong mo at meron pa tayong sasagutin mamaya, no? So kung maganda yung signal natin dahil pupunta tayo sa ano, sa Garcia. Okay. Magbasa lang tayo ng ilang komento, mga kapatid, sa live natin. Eh, hindi ko nakita dito, ha. Dito na lang ako magbabasa, mga kapatid, no? So, salamat pala sa mga generous na nagpadala sa atin na mga stars, no? So, basahin ko muna yung nagpadala ng mga stars. Eh, bakit nawala? Si kapatid na... bakit nangyari ito? Excuse mo na, ha? Oops! Sahin mo na natin yung mga generous na nagpadala ng mga stars. Uy, maano? Sige, ito muna. Pasalamat tayo ni Melanie Disuyo. Salamat po si kapatid na nagpadala sa atin ng 50 stars. Si Bernarda Ivarzabal, 10 stars. Salamat po. Lagi po ito. Every live natin. Si Sheila Bito, 300 stars. Si Jishan Shang Tan. Oh, bago ito. No, 100 stars. Si Eden Clemente, 100 stars. Si Maria Sarmento, 200 stars. At si Ronaldo Siwagan. Salamat po. 10 stars. Si Gina Guevara. Lagi po ito. 100 stars na. At si Bernarda Ivarzabal, nagpadala naman na 10 stars. At si Aida Escuto, lagi po ito, 100 stars. At si Chrissy Love Pilisarta, bago po ito, no? Siya ang nangunguna na nagpadala na 500 stars. Salamat po. God bless sa inyo, mga kapatid. At asensya na, no? No? Nagpasalamat lang tayo. At yan lang sa muna, mga kapatid, ang sagot natin sa mahal natin na kapatid, si Crisanto po. At alas 11:20 na po, pupunta tayo. May sports fest sa mga mahal natin na mga altar boys sa buong Bicariato po. So, Fight ni Maria, tatak si FD. Hindi ko mabasa yung mga comment ninyo, no? So, humina yung signal sa cellphone ko. Tingnan ko muna kung nandito na ba? Nandito na! Ang daming nagko-comment. Maria Marlene Cornopio sa Cebu City. Lagi itong nagko-comment. Si Kona Jansky. Hello, Father Darwin. Magandang tanghali po. Always watching. Si Jonathan Marrow. Nanood din sa atin. Si Maria Cornopio, nagpadala ng 100 stars. Salamat po. Hopefully, makabalik ka sa Lapu-Lapu, Father. Kaya daghan pang wa makaatul ug atin katong dinhi ka last year. In God's time po, si Mikayla Ligaspi po, no? At si Julius Igcanlinos Bacho. Father, musta na si Rian Fentes? Kaanib na to sa Katoliko. Hindi pa po. Kapatid na Julius, no?
Siya po ang mag-decide, hindi po tayo, no? Hintay lang tayo sa kanyang decision. Si Lady Scorpio Almera, hi Father. Si Melanie Hernandez, good noon, Father. Si Melanie Disuyo, Father, please asa ta kapalit og libro na Pedro Calungsod. Punta ka sa, no, Mambaling. Mambaling San Roque, parokya. Nandun po si, hanapin mo si Father Jola po, Carmelo Jola. Si Lady Socorro from Inayawan, Father. Si Yanya Naparichi, God bless you always, Father. Good morning. Padre, daghang enlightened na katauhan sa katekisam. So, kita mo, kapatid na, ano? Kapatid na, kapatid na Crisanto. Maraming na-enlightened, ha? So, nagpadala sa atin si Melanie Disuyo naman ng 10 stars. Salamat, kapatid. Sumabot na ng 1,600 ang stars na pinadala ninyo. Ang generous nyo naman. Salamat po. Mikasa Skilang. Hi, Father. Tungod sa imong mga videos, naligon pa jud ang among faith and na-educate me about sa mga reliyon nga wala mi kabalo sa una. God bless you. Narinig mo yan, kapatid na Crisanto. Si Dick Liz Braga. Good morning, Father Darwin, watching from Cebu. Ano sa kabalik sa Cebu, Father? This July 11-12-13-14. Yan ang mga schedule natin. Si Francis Paya. Hello, Father. Kailan po magkakaroon ulit ng online? So, kung may live ako, kung may talk tayo, mga kapatid. Si Jackie, si Lagan Liman. Good morning po, Father, watching from Baganga, Davao Oriental. Unta magkaabot ka diri, napita. Yan yan na pariche. Ano sa atin, si Yours Migrino, nagpadala ng 10 stars. Salamat po. Makapunta ka dito sa Zamboanga City in God's time po. Ang dami pong mga request, mga patid. Hindi natin ma-say yes lahat. Dahil nahubayaan naman natin yung ating ministry dito sa Bohol. No? So, si Ronaldo Siwagan, nagpadala ng 50 stars. Salamat po. Si Yanya Naparichin, nanood. Si Rana Coli Guluman, nanood din. Maayo unta, maabot ka dari sa Dinagat Islands, Father. Si Rana Coli Guluman. No? Na, nakarating na tayo dyan through social media, no? So, gamitan na natin yung social media natin para makaabot tayo sa ang dako man hanggang sulok. Hello, Father. Unsa un pag ang pari sa parokya nili tikanda sa breaking the seal at consecration sa balay? Eh, kayong gagawa, no? Kayong gagawa. I-break nyo yung seal of consecration. Kayong mag-deliver sa bahay nyo. Condition lang, you are practicing Catholic. Yan ang gagawin nyo. Cybele Joy Briones. Briones, Panilag. Jacqueline Bilardi Bacolor. Makaan niyo unta ka diri after saan? No? Watching from Tagum City. O, pupunta kami sa Tagum. Next month po. Next month po. Tagum po tayo. No? At si Gian Asa Inuhales. Salamat po. Nagpadala sa atin ng 10 stars. At si Floritis Cabanag. Good day, Father. No? So, basahin natin yung ilang mga comment ninyo, no? Hindi ko mabasa lahat, ha? Dahil ang dami ninyo. Hi po, Father. Ipagdasal mo po ako sa aking bakasyon sa pagpapari. Okay. Congratulations, Irene. As the grace of perseverance po, no? At si Mercy Alvarez, nagpadala sa atin ng 100 stars. Salamat po, ang bait mo, Sister Mercy, or full of mercy. Because of you, Father, na-enlighten me sa kamatuuran, na-save ang mukala. God bless you, amping kanunay. Si Arlene Cabalia, salamat. Kapatid na Arlene, APD, pakinggan mo yan. Crisanto, daghan kayong salamat, Father. Sa daghan kayong mga pagtulunan nga among nakatunan sa mga sige o tanaw sa imong mga video, Father. No? Salamat, Elpidia Martil. No? So, 5 minutes lang. Nagbabasa lang ako ng mga komento ninyo, ha? Pero hindi ko mabasa lahat. No? Si Billy Daaro.
Good morning, Father. Maayong ta. Kung makaari pud ka sa Davao del Sur, Father. Hindi ko alam kung makapunta ba kami dyan. Basta tagom, hindi ko alam kung Davao ba yan. Davao del Sur ba yan. Si Norman Logarta, more bless you, Father. Wala kay plano nga maari sa Amerika, Father. Plano lang. No. In God's time. Idna Dison, Father, watching from Pulumulo. Si Jonathan Maro, unta makaabot sa ka sa Bantayan. Ay, nakapunta na kami dyan. Nakapunta na tayo dyan sa Bantayan Island. At si Death Delmo Tubaga. Hello, Father, watching live here in Osmeña, Sambuaqueta, Dumaguete City, Negros Oriental. Bago lang tayo dyan, no? Si Kulita Malin, watching here from Digos, GP Likayan. Ang sacramentals na abay expiration. Wala po. As long as nandyan pa yung matter. Si Ginalyn Cabanag. 35 stars. Si MJ Macdo Classique Herbs. Father, ang araw-araw mag-deliverance, araw-araw din po ba mag-renounce? O, pwede. Pwede, kapatid. Pwede. Salvation Labelia. Father, unsaon man ako pag-renounce o do deliverance sa ako, mama? Iya man gilabay ko no ang St. Benedict Medal nga iya imo na bless kini ako mama sinili na jud in town si ah, sorry sinal na jud in town kung wala na siya sa isip kapatid no continue consecrating her using the prayer of the church and then lapit ka sa yung Eucharist, no? Sana maka-receive siya ng Holy Eucharist every Sunday. Gian Asa Inuhales. Ay po, Father, makabalik mi dyan sa Valencia. God's, oh, welcome na welcome po dito. Si Cybel Joy Panilag, 50 stars. Ay, salamat po. At si Gian Asa Inuhales. Nagpadala ng 10 stars. Salamat po sa inyo, ha? At si Beth Kabatingan, 10 stars din. Si Lina Subido, watching from Hong Kong. Bago po ito, dala sa atin ng stars din. 10 stars. Good morning, Father. Watching from Santa Catalina. Naku, kaayo ang gitabang ang sacramentals, Father. Labi na ang holy exercise, olive oil. Taas na og testimonya pa nako. Daghang salamat sa Ginoo o sa pag-ari nimo sa Santa. So maraming experience na doon, ha? Si Josephine Hidlaw, no? Salamat, Father, sa tanan. Always inspire, bisag na ami sa layo. Si Melanie Disuyo. Watching from Don Carlos Bukidnon, si Yeyen Lozareto Bolo. Every one time, we pray the rosary with my wife, the rosary beds, one time hastang inita unsa ka to siya padre so i-renounce niyo po go to the sacrament of confession practice cares po posibleng marami kayong mga occult involvement sa buong pamilya both sides okay ni Lex Sigal at kung merong mga deliverance team diyan sa na diocese niyo kapitan niyo po para mag-guide po kayo watching Father from Davao City. Thank you, Father, for recognizing my send na 35 stars. First time to send stars. Salamat, Ginalyn Cabanag. So, wala na tayong oras, mga kapatid. Si Maria Teresa Tarungoy Tolentino. Padala sa atin ng 100 stars. Next month daw, sis, bag-urag announced ni Father. Father, ako music every 2:30 p.m. Derike Rosary sa YouTube. Maganda yan, no? So, Fighting Maria Tatak sa FD with a humble heart po. God bless you po.